ng mundo walang nagbabawal ng face mask dahil yung face mask na yan ay pananggal lang yan sa mikrobyo. Diba? Correct. So, inuutos nga ng mga doktor. Bastos, oh. Na tayo niyan eh. Sa tuwing nagkakaroon. Normal man yata ni si patay na to. Normal maglalabas ka. Pangit pa naman. Na, na polluted. Inuutos na mga doktor na magsuot ka ng pangit. Face mask. So bakit may papakulong yung isang tapos three stars? Na nagsuot, nagsusuot lang ng face mask. Diba? May mga kasama kang pulis. May mga kasama kang pulis na babae. Ganyan nyo pa rin ba, ganyan nyo rin ba sila tratuhin? Sir? Babae ho yan, sir. Oo. Subukan mo ganyan-ganyan si Boss Dada. Wala hindi kami nitmit doon. Yeah, diba? Kaya nga linawi natin na Master Judea, elements of civil disobedience. Yeah, makinig ka, patay. Yes. For this crime to be proven, the two key elements must be shown. Number one, that a person in authority or his agent is engaged in the performance of official duty or gives a lawful order to the offender. Is that lawful or unlawful? Kung kayo po ay may kakaunting kaalaman kung ano ang tama at mali, maunawaan niyo po yan. Number two, correct, that the offender resists or seriously disobeys such person or his agent. Sa una pa lang, number one pa lang, saan yung pag-disobey ng pagsuot mo ng face mask? Hindi na tayo abot sa number two eh. May paglabag doon sa pagsuot ng face mask. Eh, paano kung ang babaho pala ng mga kasamahan mo dyan? Hindi naman tayo, no offense. Pero marami din tayo naririnig sa ilang araw nilang pananatili, talaga nagkaputukan na dyan ng kilikili. Kaya wala bang karapatan? Siyempre babae yan, malilinis yan. Tinuro ni pastor na maging malinis. Diba? Eh alam naman di sila mag-face mask dahil hindi tayo sanay sa madumi, kaya nga sila mismo na witness nila kung gaano kalinis ang ating compound. Yes. Diba? Wala din ba silang karapatan na magsuot ng mask? Walang kalaban-laban kasi. Yeah. Go ahead. Pero tinanggal partner, no? Partner Franco. Yes, tinanggal yung mask. Tinanggal partner. At yun lang ang nagpakalba sa kanya. Ay, pangit pala to. Pag nasa kasalubong mo pala to, makikita mo, dapat hindi ka nakamask. Oo. Kasi nagagalit si. May phobia ata sa mask ito. Siguro, may phobia ito sa pandemic, ano? Oo. Dapat ito. Kung may phobia ito, dapat ito ay pa-hospital na. May phobia ito, sir. Sa tingin ko, may phobia. Anyway, isa rin siguro sa dahilan ng pagsusot ng face mask na ating mga kasama dito dahil medyo hindi na po talaga kaaya-aya yung amoy. Kasi siguro, ang mga partners, yung mga uniforme ng mga pulis dito ay parang hindi na po nalalabhan. At pag naglakad-lakad ka po dito, pag naglakad-lakad ka po dito, nagpuputukan po dito. Ha? Nagpuputukan. Pero yung putok po dito, hindi nyo maririnig. Maaboy po yung putukan. No. Kasi kadalasan putukan, naririnig natin. Pero dito, sa loob ng kingdom, sabay silencer, maaboy mo lang yung putukan dito, mga partners. Yung lang nangyayari dito. Baka isa rin yan sa dahilan kung bakit nakamask itong ating kapatid na taga kay OJC na pilit pinatatanggal ni Patay yung kanyang mask. Pero nung tinanggal ha, na nakitang maganda yung nakasuot ng face mask, aba, natuwa na siya. Maganda eh. Diba? No. Master Judea, kasi hindi po sanay kami dyan sa KOJC compound ng marumi at saka mabaho. Kasi para sa amin, hindi kami sanay talaga. Kung nakakaamoy kami, hinahanap namin yung mabaho. Agad namin pinapaalis kasi sinanay kami ni Pastor Apollo Sikiboloy na maging mabango ang bawat sulok ng lugar, kahit saang lugar ng KOJC compound, maging malinis. Alam niyo, Master Judea, gusto ko lang i-share na dyan, ilang taon din akong tumira dyan sa KOJC compound kung paano namin yan nililinis. Lahat ng tinatapakan nila dyan na kalsada o sahig, binabrush namin yan, sinasabunan namin yan, hindi nila yan alam. Pagkatapos, yung upuan na inuupuan nila,
nila, binabrush pa rin namin yan. Ganun katindi yung paglilinis na ginagawa namin. Iba pa yung pagiging mabango niya, it's natural. Kaya hindi nyo mapipigilan yung ating mga kasamahan dyan, mga kapatiran natin dyan, na magsuot talaga sila ng face mask. Actually, voluntary naman din ang pagsuot ng face mask. Hindi yan mandatory. Correct. Wala pang umiiral na batas kasi wala na tayo doon sa stage ng COVID-19. Although, meron tayong monkeypox na ngayon na kinaharap. Siyempre, ingat pa rin. At kailangan pa rin nating mag-face mask sa panahon ngayon kasi hindi lang dahil mabaho yung ating lugar, Master Judea, kasi marami na rin talagang tao sa loob ng KOJC compound, hindi lang yung mga kapulisan, pati na rin yung mga dumarating din natin, ang mga kapatiran natin sa iba't ibang dako pa, ng galing pa ng iba't ibang dako ng bansa. At saka may dagdag ko lang, Master Judea, no? Yung sa video kasi ni Colonel Patay, sinasabi niyang may COVID ba? Bakit ka naka-face mask? Binibigyan na nga siya ng ID ng ating isa sa mga missionary, no, para patunay na, oh, ito yung ID ko, isa kong KJC missionary. Pero ayaw niyang tanggapin eh. Gusto niya talagang mapik, gusto niyang tanggalin talaga ng missionary yung face mask niya at mapicturan. Kapansin pa rin sa video, Master Judea, no, ayaw niya talagang tigilan yung missionary eh. Sinusundan talaga niya ng video. Privacy mo pa. Bakit mo ako binivideohan, di ba? Right din yun ng KJC missionary. Ayan, tingnan mo, nakikipagtalo pa si Colonel Patay. Alam niyo mga partner, siguro alam kita. Pag tumitingin kasi si Salamin, si Colonel Patay, yung mukha niya nakikita niya. Baka nabubwisit na rin siya sa mukha niya, gusto niya makakita ng ibang mukha na maganda, 'di ba? Yun lang ang tingin ko dito. Pero kidding aside, no. Pero to kasi partner, mga partners, wala pong batas na nagbabawal na magsuot ka ng face mask. Hindi ko nga alam kung bakit nabanggit nitong si Colonel Patay na ikukulong kita, ipapahuli kita kung hindi mo tatanggalin ang face mask. What? Sigurado ba? Anong batas ang nilabag nung nakasuot ang face mask? Pinapatanggal dahil gusto makita yung mukha. Gusto makakita ng maganda mukha. Kasi katulad yan ang sinabi ko, aba, baka nagsasawa na sa kanyang mukha. Gusto makakita ng iba, nakaaya-aya mukha. Ito ha, nakita natin kanina yung video na nandun sa loob ng holding area tayo, ng cathedral, no? Yung malaking TV, yung malaking TV, naka-on, aba, pati kuryente ninyo, KOJC pa nagbabayad ha? Oo. Correct. Pati ilaw ninyo, KOJC pa ang nagbabayad. Sana nagdala ho kayo ng generator para yung kuryente dito sa KOJC, hindi nyo na ginagamit. Di ba? Kasi ang magpapayas sa KOJC. At ang, at ang matindi ko. Right. Ngayon, ang sobrang importante ng araw ngayon para sa lahat ng mga Kingdom of Jesus Christ, Kingdom citizens. Dahil ito nga ang anibersaryo ng 39th birth of the Kingdom Nation. Ito, ganito yung pagkatatag ng kaharian. Yes. Tapos marami tayong mga manggagawa mula sa iba't ibang panig ng mundo na sanay sila ang nakatira sa mga lugar na tinitirahan ng kapulisan ngayon dyan. Sa iba't ibang kwarto, kung meron, diyan nagkakamali, pati sa JMC dahil tinulugan na nga nila. Nakita na nga natin sila eh, preskong-presko. Naka-shorts, nagkalat doon. Yes. Hindi po yun. Tama. Ang tama pong gawin ng pulis ay umalis na po dyan at hayaan pong ipagdiriwang ng mga manggagawa. Yan. Ito, yung court na yan, sana ay ginagamit ng mga manggagawa yan ngayon para makapag-practice, makapaglaro. Pero anong ginawa nila? Tinambayan, tinulugan ng kapulisan. Mahalaga po ito. Isipin yung Master Judea, nag-travel pa sa iba't ibang panig ng mundo ang mga manggagawa natin. We have 7 million strong members sa ating KOJC. Tapos ngayon sila ang papasok dyan at sila ang mag-i-stay, ang pinakamatindi pa niyan. Ngayon may preparasyon sana para gamitin yung katedral. Dahil doon tayo magsasamba sa araw na ito. Lahat po yan, pinaghahandaan natin yan. At hindi basta-basta ang paghahanda. Talagang bongga yan kung sa Tagalog pa. Dahil ganito natin i-presenta. Siyempre, ipapakita natin sa ating Diyos, di ba? Sa ating Ama. Kung gaano natin wino-worship at gino-glorify ang kanya mga gawa.
dito sa lupa. Eh ngayon, ano nangyari? Puro basura. Sana naman po sa ating kapulisan, bitbitin nyo naman po yung mga basura ninyo, itapon nyo po yan, huwag nyo pong hayaan, pati mga KOJC members sa maglinis po niyan. Well, ka-Franco, no? Brother Franco, no? In fairness naman sa kanila, naglilinis naman sila pag may camera. Oo. Pag may camera, tapos ibibigay nila sa GMA tsaka sa ABS-CBN, then ipopost nila doon. Gagawin nilang content. Nakita ko nga, yung optics yan, nila, may yung optics nila, alam mo yung dadampot na mga liman dahon, okay? Correct. Alam mo, very, kung sino ba naman, tao, matino, para mag, may nagla-like pa eh. Nagla-like sa ginagawa. Ikaw matinukan tao, ah, kahit may konti kang pang-unawa o pag-a-analyze sa mga bagay, may press. May mga kagamitan tayo para linisin. Hindi magdadampot ka ng isa-isang dahon. Para manghihiram ka eh, manghihiram ka pa eh. Ate, pera muna ako ng walis mo, maglilinis lang kami dito. Kaya ganun lang, kasi ang daming walis dito, minsan may makikita ka sa gilid eh. Kung pwede ka pwede mo kunin, gamitin mo panlinis. Tapos pupulutin mo gamit ng kamay, aba, parang ano ata yun ha, hindi ata tama. Ang basura winawalis, hindi kinakamay. yun yung gusto natin ipakita, kaya kasi alam naman natin kanya-kanyang optics to eh. Kailangan din nila maglabas ng propaganda kung ano-ano. Pero Master Judea, sa kabila ng iba't ibang propagandang ginagawa nila, isipin mo, sa kabila ng mga nangyayaring ito sa KOJC, tapos ang inilalabas ng mainstream media ay talaga namang obviously baluktot, nakita mo ba yung reaksyon? Pagbuhos ng reaksyon ng mga tao. Yes, at diba? Talaga naman, Ka-Franco, no? Tawa ako ng tawa, no? Kasi pilit talaga nila tinutwist ang istorya. Iba talaga yung gusto nilang palabasin, pero yung taong bayan, alam eh, hindi mo na maluloko ang taong bayan ngayon. Dahil kahit sa mga video, itwist mo man yan, yung mga taong nag-iisip, alam nila kung anong ibig niyong sabihin, kung anong ibig niyong palabasin. Pero of course, yung mga sunod-sunuran, yung hibod-puwet, I'm sorry for the word, yung mga sumisip-sip, eh talaga naman, kahit mali yan, susuporta nila yan. Kasi nga, ito yung mga panatiko na eh. Ito yung mga bayaran, ito yung mga may natatanggap, ito yung may hinihingi kapalit. Pero katulad ng SMNI na hindi nagpapabayad, tayo na mga vloggers na hindi nagpapabayad, aba, hindi nila po tayo po pwede lukuhin. Dahil ang pinapakita natin dito, kung ano ang tinatamaan ng lente. Right. Hindi po natin tinatwist. Oo, what you see is what you get. Diba? Kung meron mga tao kailangan ipaliwanag, yung malabo dun sa video na kailangan natin i-expound. Pero walang labis, walang kulang pa rin ang paliwanag. Dahil yun po ang prinsipyo dapat ng pamamahayag. Diba? Right. So yung transparency dapat, hindi yung sasabihin mo for the sake of your for the sake of views, for the sake of yung nagbibigay sa iyo, nagbabayad sa iyo. Aba, hindi naman po tama 'yon. Nasaan ang ating credibility? Nasaan ang ating puso? Nasaan ang ating ano niya, pinag-aralan? Para wala ka nang pinag-aralan pag ganoon eh. 'Di ba? At isipin natin ito, nag-aral itong mga to 4 na taon. Prinsipyo ang pinaka-importante dito sa mundo ito. Pag wala ka nun, wala ka na. Wala ka ng kwenta. Dapat sa'yo, basura ka na. Wala ang prinsipyo eh. Correct. Kaya ipapasalamat tayo sa ating mga vloggers. Yan. Dahil kung wala na po tayo maasahan sa ating mainstream media, at least, nandiyan yung mga vloggers po natin para maghatid ng totoong at tamang impormasyon. At, Master Judea, kagabi, sa ating pagsasagawa rin ng peace rally sa Liwasang Bonifacio, nako, dagsa talaga ang mga tao dito. Mula sa harapan at likuran eh, kasi may zoom tayo, may LED wall tayo, both sides, sa likod at harap. Alos lahat yun na puno at talaga naman di na natin mapigilan ang pagdagsa ng ating mga kasamahan na nakikisimpatya dahil sa kasalukuyang nangyayari ngayon sa KOJC. Marami ako nakausap, Master Judea. Mula sa iba't ibang government agencies, especially security sector, ayoko lang din sabihin dahil ayaw rin nila mag... Pero personal silang lumapit sa atin at sinabi nila, pasensya na po.
Eh kami po, chapter lang po kami dito sa ahensyang yan. At gustong-gusto po namin tumulong. At gustong ayaw na po namin yung ginagawa sa inyo ng ating kapulisan. Alam mo, na-appreciate naman talaga natin yung mga ganong bagay. Eh. Gusto. Pero, in the end of the day, hindi po pwedeng ganun po ang gawin ng inyong mga higher-ups. Diba? Yes. Eh kasi, kung patuloy na gagawin po yan, ay asan po yung paraan para magkaisa po tayo? Eh kasi, no matter how hard they try for them to you know, to sympathize and everything, ang magagawa na lang po talaga natin ngayon sa ating mga kababayan ay magkaisa at personal na pwede po kayong pumunta kung saan po man, especially sa Liwasang Bonifacio, maaari po kayong pumunta doon sa, sabi ko na yung oras, alas 5, alas 4, para po pakita po natin talaga ang pagkakaisa at ang lakas ng puwersa ng taong bayan. Yan. Yeah.